Una, pumili tayo ng quality seeds ng ampalaya. At inirekomenda namin na pumili kayo ng tinatawag nating hybrid. Bibigyan tayo ng magagandang klase ng bunga, pare-pareho, maraming ani, na magiging katumbas nun ay mas malaking kita. Maganda rin na gumamit ng hybrid dahil yung protection sa mga panlaban sa sakit, sa peste, at sa init at ulan. Gumamit po tayo ng tinatawag nating makabagong medium sa pagpupunla katulad po ng Classman. Classman TS3. At ito po ay kumpleto na. Ibig sabihin po may mga siya po ay tinatawag nating Fit Moss na kumpleto na po ang mga organikong pataba. Kailangan po natin gumamit ng seedling tray na 104 hole. Ilagay po natin ng direkta ang Classman na medium. At lagyan po natin ng isang butas, isang hole ng isang seeds ng ampalaya. At once po na ating nadilig, ulitin natin sa ikatatlong araw dahil nagkikip ng moist yung ating tinatawag na medium. Kaya yun po ang kagandahan ng nire-recommenda nating Classman na gagamitin natin sa pag-establish ng punla. Bumilang po tayo ng 5 araw, makikita po natin nag-i-emerge na. O nag-sumisibol na po yung kutili doon. Hanggang sa 14 na araw, ito po yung pinakang best time natin na pwede nang ilipat direct sa field. Sa field po, ang distance po ng ampalaya between hill is 50 centimeter. Between row po is 3 meters. Sa bawat hukay po, kailangan po nating maglagay ng organikong pataba. 100 gram kada isang hukay. Saka po natin ilalagay po ang seedlings, mga 3 cm po ang lalim. And then tabunan po natin ng lupa. And then diligin po natin ang bagong lipat na seedling. 2 weeks from transplanting na tinatawag natin o paglilipat tanim, kailangan po tayong maglagay ng tinatawag nating trellis. At sa loob po ng 35 araw, magpapakita na po ang unang bulaklak. Ang pagdidilig po ng ampalaya sa field ay tuwing ikatatlong araw. At ang fertilization po nito, meron po tayong option na kumamit ng mga pure na organic na abono. Yung ating fertilization through application ng mga foliar fertilizer. Ito po yung tinatawag nating mga foliar na katulad po ng Peters Professional at Nutrivela na may formulation na 15-15-30 para po ito ay magbigay lalo ng makatulong na magbigay lalo ng mas maraming ani at mabibigat at pare-parehas na ani ng ampalaya. Or at pwede rin po tayong may isa pang option na gumamit ng mga synthetic na abono katulad ng mga urea at saka mga complete fertilizer. Yun po ay isinasagawa natin ng 15 days after transplanting at uulitin po natin ang paglalagay ng mga complete fertilizer para sa pagbubunga sa ika-35 days ng pamula po lipat tanim ng seedlings ng ampalaya. Bawat isang bunga ng ampalaya, after ng pollination, sinusuutan natin ng mga net bag para hindi na po tusukin ng mga insekto at para po maiwasan na rin natin ang pag-i-spray ng mga chemical na lason. Ang sign na pwede nating i-harvest ang bunga ng ampalaya kapag ito ay yung glossy na o makintab na ang pinakang bunga o ito ay sa tansya natin ay ang isang bunga ay lumalaro na ng mga 250 grams kada isang bunga ng ampalaya. Kapag mas magaling o mas mataba ang klase ng ating lupang napagtaniman, ito po ay mas humihigit pa ng mga 4 na buwan na nagbibigay ng bunga o mahigit sa 40 piraso ng bunga ng ampalaya.